Hello, hello, mga palangga! Madiskarteng Alonga here and welcome back to our channel! Sa video pong ito, isishare ko po itong aming Mayana Garden. Nasa humigit kumulang 300 varieties na po kami dito. Shout out kay Sis Rutzel Mendoza! Tara, samahan niyo ako. E-enjoy natin itong aming munting garden. Habang tayo namamasyal, ay tayo ay magsha-shoutout muna. Shoutout po sa aking napakabait na asawa, Marvic Visara. Ayan ha. Shoutout din sa aking sister. At partner ko sa paghahanap ng lahat ng varieties ng Mayana. Shoutout si Rutzel Mendoza. Please follow nyo rin po siya sa kanyang YouTube channel. At syempre, shoutout din sa friendship ko na isang napakagaling na teacher, si Beldy. Shoutout din sa aking friendship, si Hechanova TV. At ang kumari kong si Mama Richie. Please, pakisupport nyo din po ang mga YouTube channel ng aking mga kaibigan na member ng aming Plantubers Philippines, si Sir Mark and Thais Plant Yard, si Idol kong Razeline 23, at syempre ang napakalambing at napakagandang boses ni Jingles Heartstrings, at si Mami Joyce Channel. Shoutout din sa aking idol na si Melody's Mini Garden, kay Wawa's Backyard, kay Durin Baladad, Rowena Roberto, Erlinda Ardea, si Ma'am Mavic Gray, Auta Lam, My Dream Life and Garden. Hello din kay Nanay Gina Halamanera. Shoutout din kay Mommy Kay and Greens, kay Mercy Loves Gardening, kay Hessel's Vlog, at syempre, kay Patria Zelda. Hello po! Shoutout din sa ating bagong kaibigan, The Wishful Gardener. Kay Mama Nancy Vlogs. Hello po! Kay Damaso Ramos at Ebanis Farm Vlog. Pati-support na din po ang kanilang mga YouTube channel. Salamat po! Ito po, yung mga mayanang ito ay nakatanim lamang sa labas ng aming bahay. Yes po, dun lang po sa may ano, sa may tinatawag naming Mayana Street. Kasi nga, nasa daanan lang na katanim itong aming mga mayanas. At buti na lang, hindi naman kinukuha ng mga tao dito sa labas. Medyo honest naman yung mga tao dito sa Iloilo. Ayan, sa area na yan ay wala kaming nilalagay na fertilizer. Yung organic lang lahat. Siguro malaking factor na mas maging healthy yung mga mayana natin eh yung kaganda, dapat maganda yung kanyang soil mixture. Dito naglagay ako ng carbonized rice hull, rice hull, composted na rice hull, at saka naglagay din kami ng ano, ng cow dung.
Kaya nakatinim sila sa flat box na ginawa ko. Kaya medyo nakakahinga siguro yung mga ugat ng ating mga mayanas. Mas na ano ko kasi napansin ko, pag nakadirek sa lupa, mas malaki sila kesa nasa pot. Pero ito, ang Alabama ko, nakapot lang yan. Sa malaking pot ko lang siya na itanim. Ayan sila, naka plant box na yan. Ayun, magka-cut ako dito. At advice din, pag para gusto nyong maging mayabong ang inyong mayana, ay syempre, palagi ang pagpipinch ho yung kailangan nila. At saka trimming. Kasi pag hindi nyo sila kinat, lalong magiging leggy lang ho sila. Kaya ganyan, kinakat lang ho namin yan. Ganyan, at syempre, ipropagate natin. Okay lang, every morning, kung may ano, ipipinching lang natin, ganun lang. Itong mga mayanas po na ito ay mga 1 month pa lang po nung inaitanim ko sila. Nailagay ko yan sa vlog ko last time. Pero ngayon, ganyan na sila kayayabong. Actually, mas yumabong pa sila kasi nga naulan dito sa Iloilo. Kaya feel na feel nilang ganyan. Kaya mas naging healthy sila. Ito po yung ating choco dip. At magkatabi lang sila ni Saturn's ring. Ito po ang ating China Rose na ang ganda-ganda ng pagka-fuchsia pink ng kanyang mga dahon. At ito yung ating Terra Nova. Medyo bestseller din po siya. Ito yung ating Lime Time na parang neon green yung pagka-bright ng color. Ito si Congo Lime na parang lace din. Nabilong siya sa lace series. At ang napakagandang si Bukidnon Sunrise na may pinsan na si Bukidnon Sunset. Ayan, ito si Avatar din. Ayan, iba-ibang variety na yan. Ayan, yung mga varieties na yan ay galing pa ng Murcia Negros Occidental. Ayan, si Lava Flow. Meron tayong si buttercream. At yung sa right side ay yung dipped in wine na nakuha namin sa Antique. Iba-ibang place po ang tinanggalingan ng mga varieties na ito. Ayan, Love Flow din. Galing pang Binget. Ito, nakatanim din siya sa labas na aming bahay sa daan lang sa aming Mayana Street. Yung tag-ulan, parang feel na feel talaga nila. Parang bagong ligo sila. Umuulan na rin ho ba dyan sa inyong mga palangga? Dito sa Iloilo, araw-araw na umuulan. Tuwing hapon at saka yung gabi. So, kaya ganyan, healthy na yung mga mayanas namin. Kaso lang, minsan, di ba, pag laging umuulan, hindi natin may iwasan yung mga insekto na naman. Yung mga uo, dyan, laging lumalabas yan pag naulan na. Kung gusto po nyo pong mag-learn kung anong gagawing organic na pesticide, meron po akong vlog dyan na ginagamit lang ay oregano. Di at least, libre pa. At syempre, organic na din. Safe na safe gamitin. At pang-iwas, pang-taboy din sa mga lamok. O, ayan, diba? Daming gamit na mga oregano. Dun sa, sa flat box na malapit dun sa kitchen ko, nilalagyan ko talaga ng mga oregano
para iwas lamok at ginagamit ko din pang pesticide. Ayan, sige, pasyal-pasyal lang tayo dito sa ating Mayana Garden. Sana ho ay okay naman yung mga Mayanas nyo dyan sa inyo. Kasi nga, sabi ko grabe yung ulan ngayon. At mag-ingat ho tayong lahat. At huwag tayong lalabas na ulan ha. Mahirap na magkasakit ngayon. Ayan, as you can see po, the whole street niyan ay pinagtaniman na ho namin ng Mayana hanggang dun sa dulo. O diba, dati ano lang yan, mga talahiban. O diba, at least ngayon mas gumanda yung daan. Yung mga customers namin nga minsan pag dumadaan dito, sabi ay ang relaxing naman dumaan dito sa street nyo. Kasi syempre punong-puno ng Mayana. O ayan, yan po yung makikita mo dito sa aming Mayana Street. Ayan, si King Crab na ang ganda-ganda. Kasama sila dyan. At actually, maganda si King Crab kasi mas mabilis siyang lumaki at yumabong. At hindi din siya maselan. Compared dun sa ibang mga varieties. Ayan, mga isang buwan pa lang niya itinanim. Pero ang yayabong na. Ganyan lang. Iba talaga pag direct sa lupa. Mas mabilis silang yumabong. Yung peacock pala, hindi talaga siya lumalaki. Hanggang dyan lang siya. Parang nasa dwarf ata. Kasi matagal na yung mga peacock ko, hindi siya masyadong ganun kalalaki compared sa ibang variety. Buti pa itong si Avatar, lumalaki siya. Uy guys, ha, iba-iba din variety ng Avatar ha, hindi lang isa. Marami sila. As per na research yung mga 44 species or varieties din yung avatar natin. Ayan. Ganyan lang sila. Mga iba-ibang variety na ganyan. Halo-halo na sila dyan. Mas gusto ko kasing na-mix sila sa isang plant box o isang lagayan. Kasi mas colorful tingnan. At minsan, actually, nagmi-mix din yung color nila. Ayan, dito yun sa gilid. Sa gilid na side ng house namin. Yung sa right side, di ba dati, ang yabong-yabong nun yan. Naging mataas na siya, masyadong matangkad na. Minsan, pag dumadaan yung anak ko, hindi ko na siya nakikita. Kaya, change ko na, kinuha ko siya ulit, at doon itinanim doon sa likod bahay. I-change ko na sa mas maliit na mga version. Ayan, ang gaganda nitong ating mga Mayanas na to. O siya, hanggang dito na lang muna ha. Hanggang sa susunod na videos naman. Ingat ho tayo lagi dyan. Bye-bye!